Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlogs. Mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kalingap. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan man po tayong sulok sa mundong ito. Naway nasa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga oras na ito. Mega love shoutout din po siyempre sa ating ama ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and Atin na Vlogs. Sa inyong lahat po guys, mga kasamahan ko pong reactors at mga charity vloggers, Kalinga Partners, ay mega love shout out sa inyong lahat guys. Meron po tayong reaction ngayon guys. Magandang balita po ito dahil isa po sa sinusuportahan natin, ito na nga po si Joy Diwata, ay nag top 5 po ito sa kanilang klase itong term na ito. Okay? So, congratulations kay Joy Diwata at sa kanyang ina, si Nanay Imelda. Napakagandang achievement, ika nga no. Siyempre, hindi po natin alam guys no kung ilang estudyante po sila sa section po nila. Pero yung maging top 5 o maging top 10 man lang guys, no, ay napakagandang achievement po yun. Ika nga, matinding efforts na din po yun bago ka makapasok sa top 10. Okay? Yung maging top 9, maging top 10 ay malaking bagay na yun. Much more kung papasok ka po sa top 5. Okay? Alam naman po natin guys ano, na matalino po ito si Joy at naghakot po ito ng mga medalya noong gumraduate po siya sa grade 12. At pinatunayan na lang din po niya na talagang ano, ika nga may sinasabi o matalino siya dahil ito pumasok po siya sa top 5. Kaya hindi ika nga nakakapanginayang na suportahan ang mga ganitong klaseng estudyante guys. Ano, dahil masipag ika nga no, mag-aral si Joy. At doon naman sa mga nambabasa kanya guys, dahil nga po sa kabisihan talaga no, alam naman po natin, narinig po natin. Narinig naman po natin guys no sa mga vlogs din po na busy talaga si Joy. Okay? Iba po ang curriculum ngayon kaysa po noong araw. Ngayon pala ang first year college na nursing ay ika nga no, kung ano po yung pinag-aralan noong araw ng third year ka, ngayon marami na pong subjects na nasa first year pa lang ay pinag-aralan na po nila. Okay? Hindi po katulad noong araw na walang grade 11 o walang grade 12. Ika nga, ang first year at saka second year, puro minor subjects po yun. Pero ngayon, meron na po sila mga major subjects na nasa first year pa lang. Kaya, pag ganun po talaga, busy po talaga. Kailangan mong pag-aralan na pag-aralan or else, hindi ka papasok sa top 10 o sa top 5. At nakita po natin guys, pursigido po talaga si Joy. At nakikita natin guys, no, sa ganitong trend, kung patuloy ika nga si Joy na nasa top 5 o kahit sa top 10 man lang, may chance ika nga guys ano, na si Joy ay baka maging cum laude ito pagdating ng araw. Okay? So sana, inshallah, God willing, ma-achieve niya yung ganitong ranking guys. Pero sa nakikita natin guys no, sa kanyang sipag at kanyang talino ika nga na binigay sa kanya ng Panginoon, ay hindi po mahirap sa kanya na ma-achieve po yung ganun. Okay? Bilang isa naman guys no, sa mga sponsor, ito nga pong apartment ni Joy, ay sinagot po ito ng grupo namin. At minsan po, pagka problema din po yung grupo ko, minsan sinusulo ko na lang din po, maibigay lang ika nga yung commitment ko nga po kay Kalinga Prab na suportahan ko si Joy dahil naawa din po talaga ako kay Joy noong wala po siya mga sponsors. Okay, mabuti nga ngayon dahil nga po sa tambalang Danjoy, marami na po siyang sponsors. Pero noon ay talagang isa o dalawang sponsor lang po ni Joy. Kaya po ako nag-decide noon na suportahan si Joy, suportahan si Kalinga Prab sa kanyang pagsuporta ika nga kay Joy. Dahil nakikita ko po ang pangangailangan talaga ni Joy at deserve naman po guys. At deserve naman po guys. No, pag ganito yung tinutulungan mo, ay talagang matutuwa ka po talaga. So sa mga sponsors, alam ko masaya kayo at siyempre si Kalinga Prab dahil siya po yung nagpaaral kay Joy bilang isa po sa kanyang mga scholars. So pagka ganyan po yung pinapaaral mo, ay talagang matutuwa ka po talaga. Yung mga sponsors at yung mga hindi nag-skip ng ads, mga nagmamaraton no, sa mga vlogs tungkol kay Joy, ay alam ko masaya kayo sa naging resulta ika nga. Ika nga, nakakahanga guys no, si Joy sa kanyang na-achieve ika nga itong term na ito na pumasok po siya sa top 5. Ika nga, deserve po niya talaga guys na tulungan. Okay? Maganda po ang kanyang sinukli no, sa mga tulong na binigay sa kanya. So siguro ang masabi natin guys o ang maipayo natin sa kanya, ipagpatuloy lang po niya kung ano man yung nasimulan niya. At tama po yung ginawa niya, no? Tahimik lang po siya, hindi po siya sumasagot kung ano man po yung mga bashing na binabato po sa kanya. So mas maganda pala yung tool na ganun. Ika nga,
you can conquer your buzzers by being silent. So maganda po ang example na pinakita ni Joy dahil hindi po talaga ito lumalaban sa kanyang mga buzzers. Hindi po katulad ng iba na siguro hindi naman natin mapigilan din dahil yung emotion nila nandoon talaga. Pero mas maganda ang style ni Joy na tahimik na lang, huwag na lang sagutin ang mga buzzers. Ni mga bad comments nga, hindi po binabasa ni Joy, no? Sa pagkaalam po natin. Ang nagbabasa po ng mga negative comments ay yung kanyang ina. Kaya po, nai-stress po si Nanay Imelda doon sa mga bashing. At pinapayuhan nga ito ng anak na huwag nang basahin ang mga negative comments para hindi po siya ma-stress. Isa din po sa nakikita ko guys, no, kung bakit ang dami po talaga mga biyaya ni Joy. Ito nga, no, nag-top 5 siya at yung mga sponsors din na nagbibigay sa kanya ng tulong dahil inuna po ni Joy guys ang Panginoon. Alam naman po natin yan na kapag inuna mo talaga ang Panginoon ay kung ano man yung ikanga karapat dapat mong matanggap din po sa kanya ay binibigay din po niya. Kaya deserve po talaga ni Joy guys na makatanggap ng mga blessings kung ano man yung mga natatanggap po niya ngayon. Okay? So once again, congratulations kay Joy at congratulations din po guys sa ating lahat dahil ika nga kung magtagumpay man si Joy, tagumpay po yun sa atin lahat. Okay? So yun lang po guys ang aking konting reaction. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong lasawang suporta. Mga nag-likes, mga nag-comments at lalong-lalo na po sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong lahat guys. Sa mga silent viewers, thank you so much sa inyong lahat. Ingat po tayo kung saan man tayo guys. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.